at isang maulang araw sa inyong lahat, mga kapisgada. So, ayun nga, dahil nag-deliver tayo ng ating mga gapi dito sa may sukat at malapit naman sa location natin yung Gatchalian. So, ngayon, for today's vlog, mga kapisgada, at napatapat din no, sa schedule natin ng water change dun sa ating saltwater. Bilhan ng mga saltwater fish no, at ganun din yung location. No. So, papasilip ko sa inyo yung isang facility rito ng saltwater fish na kung saan pwede nyong puntahan. Ayun, makikita nyo may dala pa akong ano, galon. So, tara, silipin na natin. Let's go! So yun mga kapisgada, nakapasok na tayo ng Gatchalian. At ito, pagpasok nyo, ayun yung gate. Pasin nyo sa likod, yung gate mga kapisgada. Bali dito sana yung way natin, ayan, sa unang iskinita, pakaliwa. Pagpasok nyo ng main gate. Since ginagawa yung kalsada na yan, ito yung nakikita nyo. Pupunta tayo sa kabila, no, sa kabilang gate. Para dun tayo dumaan. So pakita ko sa inyo mga kapisgada, let's go! So ayan mga kapisgada, no, ayan yung ating main road, no, mula sa gate. Tapos pumasok tayo dito sa pangalawang eskinita. Ayan, sa pangalawang street sa kaliwa. Tapos dito, meron ditong padiretso. Ayan sa nakikita nyo, kakaliwa tayo dito sa may puno ng talisay. Ayan ha, para sa mga magtatanong kung saan yung location, eto. Tapos magkaliwa natin, eto yung sinasabi ko sa inyong ginagawang kalsada. Ayan yun. So dito tayo ngayon, didiretso tayo dito. So malapit na tayo kasi dito lang siya sa, ayan, nandito na tayo mga kapiskada sa JCC. Ito yung blue na gate na yan. Ayan, yung ano, bakod at saka yung may motor na yan. So pakita ko sa inyo. Papaalam muna tayo mga kapiskada. Magandang hapon sa inyo mga kapiskada. At eto nga gaya ng sinabi ko sa inyo, at para sa mga subscriber natin na mga nagtatanong kung saan tayo makakabili at yung location pagdating sa saltwater fish, nandito tayo ngayon sa Gatchalian, no? Subdivision. At eto nga, mapalad ako kasi sobrang busy tao nito. May lakad pa talaga, so nagpaalam lang ako na interviewin lang natin konti. Pakilala ko sa inyo si Kuya Dan. Ayan, matagal na rin itong nag sa saltwater. So Kuya Dan, mga ilan taon na ba? 79 years. What? 79 years? Nag-umpisa. 1979. So, more or less, mga 20 years na. More than 20 years. Oh my God! Wow! Mga piskada na nag-keep at nagbibenta rin ng saltwater fish. Maraming salamat kayo, Dan. Pinayaga mo ako dito na makapag-vlog sa inyo. At mapakita dahil nga maraming subscriber tayo na nagtatanong at yun nga, about sa saltwater. So, tanong ko lang kayo, Dan. Sa mga magsisimula at bago pa lang sa saltwater fish, ano ba yung mga dapat gawin at saka yung mga kailangan nilang bilhin? Yung mga basic lang muna. Sa una, siyempre, bibili ka na aquarium. Aquarium, siyempre. Yung 20 to 30 gallons. Minim, kumbaga yun yung pinaka-starting. 20 to 30 gallons, mga kapiskada. Tapos, kompleto na yun sa Kartimar, marami yan. Ayun, so yun, gaya ng mga water test kit, saltwater test kit, protein skimmer,
Tapos yung kailangan kasi syempre maganda rin yung filtration nyo mga kapiskada. Dahil yun yung magdadala sa inyo ng yun nga sa quality ng tubig nyo. By the way mga kapiskada, no, dito sa kanila pwede rin kayong bumili ng tubig gaya ng sinadya ko rin din dito. Pagka pumunta ba sila dito, pwede naman mag-walk-in? Walang problema. Ayun, pwede kayong bumisita rito mga kapiskada at ilalagay ko at nakita nyo rin sa ating thumbnail no, yung kanilang number at yung location. Tapos, kailan ba kung halimbawa may gustong umorder sa atin na through Metro Manila, South Luzon, tumatanggap din po kayo? Oo, tumatanggap kami. Yun, by, ano lang, by text kaya. Tapos, ano yan, mga lalamove na yun? Lalamove yan, lalamove na, delivery. Yun, mga lalamove na. So, hindi ko na muna binanggit sa inyo yung mga presyo mga kapiskada dahil nga, yun, may lakad si Kuya Dan. And then, of course, pasilip ko lang din muna sa inyo, by next update pa rin natin to dahil dito tayo lagi nakuha ng mga tubig, no? Kuya Dan, ano ba yung mga tips na mabibigay natin sa mga gusto rin mag-salt water fish? Dahil kalimitan, mga fresh water pa eh. Ano ba yung mga dapat nilang tandaan? Number one yan, yung salinity. Yun! Yeah, one, paano salinity. Ba nakukuha yung salinity, kuya? Ano bang ginagamit yun? Retractor. Yun. Mahal yan. Oo, yun. Nabili ko yun, nakabili ako yun, 5,000. So, kailangan itest yung salinity, kuya Dan? Oh. Para saan ba? Bakit kailangan itest yun? Kasi ang ano sa dagat kasi sa ilalim niya, mm-hmm. Hindi pare-parehas yan. Meron tabaho, meron maalat. Level-level yun sa ilalim ng dagat. Kaya, ayun, okay. So, nakakuha na lang tayo ng bagong idea. Kasi nga, yun nga, di ba, sa ilalim ng dagat, dahil may level ng alat ng tubig, di ba, kay Dan? Level-level. So, pag habang paangat ka, kumbaga nag-lessen yung salinity. Yun. Tapos sa mga nakita nilang mga isda rito kuya Dan, ano ba yung mga diet nito at saka ilang beses ba dapat pakainin yung mga saltwater fish? Dito sa saltwater kasi yung kami na, again, sporter kami. Oo. Hindi na kami nagpapakain. Ayo, kaya okay. Gusto niyo magpakain yung isda, pwede kayo magtanong sa akin, tuturuan ko kayo. Yun o, so ilalagay ko rin yung kanyang FB page dito na kung saan yun nga, pwede niyong i-add si Sir Dan at kung may mga question kayo about sa pag... kikip ng salt water, eh, napakabait na ito, so pwede niya kayong i-assist, no? Ganon din yung ginawa niya sa akin, at marami rin ako natutunan, dahil nga, bago pa lang tayo sa pag-salt water, at dito rin din ako lumapit sa mga tanong about sa salt water. So, etong yung facility na to, kumbaga dito na rin sila nakatira, and then, bali, pag binagsak dito yung mga isda, so, ini-export na rin nila. Saan ba yung mga bansa na ito yung dadalhin? Marami, China, Hong Kong, US, Dubai. Grabe. So, ang dami na rin pala mga kapiskada, no? So, hindi lang pala dito sa local, eh. Hindi lang sa local. Abroad, through abroad pa rin. Marami pa rin talagang pinagdadalhan nyo. Ayun, Kuya Dan, kailangan ba talaga dapat malaki yung aquarium size kapag magsisimula? Or mas... Simula ka muna sa office, siyempre maliit. Maliit lang muna? Para malaman mo kung nag-aano ka, nag-aaral. Pagkakakuha ng idea. Yun. Parang ko ng palaki. Upgrade na lang pag ano, may mga natutunan na, kaya Dan. Tapos, for example, kaya Dan, bibili sila ng 15 gallons, ilan ba dapat yung nilalagay na isda doon? Depende, kasi maliit ba yun, 15 gallons ba yun, pwede lumampas ng 10, 10 pieces, mga small pieces lang. Mga small pieces lang. Pagka mga clownfish, mga ilang piraso, mga ganun. Clownfish, lima lang, siyempre. Mga ganun, o. Oy, overload, no? Hindi pwede overload yan. Ayun, isa na rin dapat yung i-consider mga kapiskada na yun nga, kung maliit yung tank nyo, hindi nyo siya dapat i-overload. Tapos, dapat yun nga, yung water parameters nyo rin, kailangan alam nyo rin yun. Temperature. So, yan yung mga importante na dapat nyo tandaan pag kayo ay mag-i-keep ng salt water. Sa mga gusto at nagpaplano pumunta rito, pwede kayo mag-walk-in or through delivery. So, ilalagay nga natin dito yung kanilang contact number and syempre yung location. Na-i-guide ko na kayo, naituro ko na sa inyo. Dito lang ngayon sa may Gatchelian Las Piñas. So, ayun mga kapiskada, bisita na kayo dito at...
Thank you.